isang simbahan sa Baybay City sa Leyte. Emosyonal si Ninita habang dinadasalan ang nag-aagaw buhay niyang anak matapos daw itong matuklaw ng kobra. Tumirik po yung mata, tapos yung dila po niya parang doon na po sa loob. Pero puna ng iba, hindi ba dapat sa ospital na isinugod ang bata at hindi sa simbahan? Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Di mo yung lason, lumabas ka sa katawan ng bata. Makukontra nga ba ng kanilang mga dasal? Ang kamandag ng ahas. Isang bata ang napaulat na natuklaw ng makamandag na kobra sa Leyte. Pero himala di umanong nakaligtas ang bata dahil sa pray over. Ang biktima, ang 8 taong gulang na si Elna. Nangyari ang lahat hapon nitong July 24. Nagduwa siya og sticker. Tapos yung sticker na giduwaan niya, nahulog sa... Habang inaabot daw ni Elna ang nahulog niyang sticker, may bigla raw kumagat sa kanang kamay nito. Ilang sandali lang. May reklamo na siya na kung daw siya, ahong gitanaw yung mata, na ano nang yung mata ka nang action na siya gamay ba, tapos paghikap na ko, init na iyalawas. Kinutuban na raw si Ninita na ang salarin, ang madalas na nakikitang umaali-aligid sa kanilang tahanan na kobra. Sulod na sa July, may nakita akong ahas dito sa aming bahay, pumasok, tapos nawala po yung ahas, banda po kung saan siya kinagat. Pero imbes na sa doktor tumakbo, pinatignan nila ang bata sa kanilang pastor. Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Marami na kasi kami naranasan na mas malala pa yung ano sa ahas. Pinagaling po ng mana Panginoon po namin. Yung mata niya, nakita mo na yung puti, yung hininga niya, hinahabol na niya. Nag-agaw buhay na siya. Si Bobby, agad dinasalan ang bata. Yung kamay ko, ipinatong ko sa ulo na Sister Ilna. Ni-review ko, ang sabi ko, sa pangalan Jesus, di mo yung lason, lumabas ka sa katawan ng bata. Ito ay itinuro sa amin, sabi pa nga ng banal na kasulatan, kung makagat kayo ng mga ahas at makainom kayo ng makalalason, hindi kayo maano. At ipapatong ang inyong mga kamay sa mga may sakit at sila ay gagaling. Matapos dasalan si Elna, hindi pa siya makapagsalita dahil yung dila niya lumubog na sa loob. Tinuturo niya yung ano niya, liig, na masakit daw. Nagsusukas yan, parang bula ng sabon. Siguro lason yun sa katawan niya. Ilang sandali lang. Bumalik yung pula ng labi niya katapos nang dinasalan. Totally ang bata naka-recover. Ngunit muling nagkagulo nung... Tumirik po yung mata. Inatake na naman siya ulit. Kaya sa pagkakataong ito... Lahat ng mga kapatiran, sama-sama na inilihans namin yung bata para i-rebuke yung demonyong kamatayan ng bata. Iyakan na lahat. Hanggang sa... Unti-unti pong gumaling po siya. Si Elna, uminam na raw ang pakiramdam. Gumaling talaga ang bata. Dalawang linggo matapos malagay sa bingit ng kamatayan, heto na si Elna ngayon, nakakapaglaro na. Bumalik na sa normal ako, lawas. By fit po talaga na naniniwala po talaga kami na gumaling na po yung anak ko. Tawag kasi sa amin dito is himala galing sa Diyos. Sa mahigit 2 dekadang pag-alaga ni Bobby sa simbahan, hindi raw ito ang unang beses na meron siyang napagaling. May isang bata po na parang magkumbulsyon. Pangalawa naman, yung paa ng bata may tumubo na pula, yung tinatawag na lamon. Pinatong ko yung kamay ko uli. Sa tulong at tabag ng Panginoon, nakarecover din ang bata. Isang instrumento lang po kami na ginagamit ng Panginoon. At sa mga nagdududa na hindi naman daw kamandag ng ahas ang rason ng pagsama ng pakiramdam ni Elna, lalo't hindi naman daw nakita o nahuli ang ahas, meron daw silang pruweba. Tubig. Ang kobra kasi muling namataan sa bahay ni Nanenita tulang Lunes. Yung ilalim ng gulong, doon pala yung ahas. Sina Bobby, sinaklolohan agad ang pamilya. Dito kami guys sa bahay ng kung saan tinuklaw yung bata.
sinubukan nilang hulihin ito. Ligas ka, Christine. Ligas ka. Pero ang ahas, muling nakatakas. Pag may nakitang ahas, safety first talaga ang gagawin natin. Kung may maiwasan pa, alis layo. Pero kung nanganganib na yung buhay natin, may exemption naman doon. Ayon kay Dr. Arvin Diezmos, ang mga kuhang litrato at video, isang ang summer cobra. Kapag ito ay nakakagat ng isang tao, ay within hours lamang yung pagitan para umapekto na yung kamandag na. At usually kinamamatay nga ng tao. Yung sugat na ipinakita ninyo kay Elna, sa mga snake bites, meron kasi tinatawag na dry bite or meaning hindi talaga napuruhan, hindi talaga na-inject ng ahas yung venom. Marami raw talagang namamata ang kobra sa kanilang lugar, lalo't napakasukal dito. Katunayan, hindi ito ang unang beses na meron sa kanilang natuklaw. Nasugod sa ospital, survive ang bata. Inalok namin si Nenita na ipakonsulta si Elna sa isang doktor para matiyak na ligtas na ito talaga sa panganib. Pero hindi na po ako papayag na papuntahin pa sa ospital o i-check up po yung anak ko. Sigurado po talaga ako, 100 po talaga yung paniniwala ko na wala na talaga yung ano ng ahas. Once natuklaw ng ahas, immediately call for medical help. Dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pasilidad na maaaring makapagbigay ng lunas. Ang anti-venom ay gamot sa malakas na kamandag ng ahas. Pag mas maaga itong naibigay, mas maiiwasan ang pinsala. Wala po kaming tinuturo na masama po yung ospital or yung gamot. Hindi naman po natin pwedeng saklawan yung kanilang pananampalataya, yung kanila ring desisyon. May kalayaan din po sila. Nagpapasalamat po ako na gumaling po yung anak ko. Ang Diyos po na mahal na Panginoon po yung nagpagaling sa kanya. Sa kasalukuyan, wala po tayong specific anti-venom available for the summer cobra. Ang hospital mula sa barangay namin, mga 15 kilometers, mahirap talaga ang sasakyan. Samantala, ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Baybay at ng Community Environment and Natural Resources Office nag-inspeksyon sa bahay ni Nanenita. Ang ingon-anto nga kuan na to, ang inyong palibot nga atong hugaw nga dagkog sagbot tagas na ang has gyud ana murag ganahan gyud mo puyo. Nagsagawa na rin sila ng clean up para maiwasan na gawing pugat ng ahas ang kanilang lugar. Sino mang matuklaw ng ahas, talaga namang mapapatawag sa Diyos. Pero itakbo agad muna ang biktima sa pinakamalapit na merong anti-venom. Tandaan, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.